So, welcome back na naman sa ating YouTube channel. So, samahan niyo ako ngayon at mag-install tayo ng manual transfer switch sa generator na to. Ang generator na to is, ang brand niya is Thunderbolt 25 kVA. So, yan yung wire na nilagay nung binila nila ng generator. Ngayon, meron ding generator doon sa, ayan, puntahan natin, dalawang generator. So, kasama yan, ilagay natin sa manual transfer switch. So, emergency lang itong paglagay natin ng manual transfer switch ngayon. Bali ito, ililipat din. Kagawa ng bagyong agaton. So, maraming mga napinsalang mga tower dun sa Leyte ngayon, no? Gawa ng bagyong agaton at yun nga, bago pa lang naayos sana yung dito sa Bohol. Ngayon naman, yung may bagyo namang bagong bagyong dumating. So, ayan, nasira na naman. So, anyway, ito yung gagawin natin. So, ito yung gusto nang mayari. Bali, dalawang generator naka-split at isang generator yung malaki generator na 25 kVA. So, bali, ito yung manual transfer switch na nalagay ng pinila nila. Okay, so ipapakita ko sa inyo yung gagawin natin. Bali, dalawang genset sa isang manual transfer switch na box. Okay, so ito yung nabili ng kliyente natin, no? So MTS HPH 2 pole 100 amperes with bus bar and with interlock din to. Ayan, so bubuksan natin to. So mas maganda sana yung malaki-laking manual transfer switch, pero walang available. So ito na lang siguro yung i-install natin, yung 125 kVA na generator, yung Thunderbolt. Malaki-laki din yon. Mas maganda kasi yon kung naka-allen wrench yung bolt nya. So gagamit tayo dito ng lug nut pag ganito. Malaki-laki na yung supply ng kuan nya wire. So gumamit sila ng number 2 na wire, no? So napakalaki kasi nga malaki din yung generator na 25 kVA. Okay, so samahan nyo ako at install natin to. Bali, temporary lang din to at tatanggalin to at ilipat na lang, ilipat sa maya ng kliyente natin doon sa malapit doon sa kanilang budiga. Okay, so 100 ampere yan. Ayan, dalawa. So ang gagawin natin is old genset at new genset yung lalagay natin dito. Bali, dalawang generator. Ayan, so ito yung lug nut na gagamitin natin. Bali, ito yung kasya sa number 2 na THCN wire. Ayan, yan yung lug nut. Kung bago pa lang kayo sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-hit na ng notification bell button para updated kayo sa aking mga bagong video. Okay, so simulan na natin. Let's go! Alright, so ayan na, install na natin at talagyan natin ng torx and screw. So ito yung bago at ito yung lumang manual transfer switch. So bali, ito yung wire na ginamit nila, number, kung hindi ako nagkakamali, number 4 or number 2 na THCN wire. Ayan, so medyo malaki at mahirapan tayo ditong mag-connect. Pero mas maganda yung malaking wire kaysa sa maliit na wire. Pero conforme pa rin yan, mas maganda kung sakto lang. Kasi kung malaki naman, gaya nito, mahirapan tayong mag-install. Ayan, so mayroon din silang nilagay na Trina Solar grid tied. Ayan yung nilagay nila sa my load side. Ayan, so bali, ito is meron ding yung isang breaker na yan, galing yan service provider, at itong dalawang breaker na to bago. Ito yung manual transfer switch sa
old at saka new generator. So ito yung old generator natin dalawa. Ayan, so bali naka-split ito. Ayan, so yan yung saksakan niya. Yan yung isa. Bali ito kasi hindi sana to naka-split kasi gusto ng may-ari na ma-split tong dalawang generator para nga para daw ma hindi masira kung katagalan na. So sige na lang, ang gagawin natin is insulate lang natin yung dulo ng plug. Okay, so bali ang bubuksan natin yung man o yung hole niya, metal hole niya, ayan. So bali tatlo, buksan natin yan. So diyan natin papasok yung mga wire. Okay. Okay, so ayan, ito yung wire na puputulin natin. Yan, ibahin natin yung linya niyan. Ayan, so yan, dito natin ilagay. Yan, isa, dito sa taas din. Okay. So, badaling dalawang generator yung sa isang transfer switch. At yung lumang transfer switch, meron niyang service provider isa. Okay. Bali, ang una natin gawin is ilagay natin tong old generator. Ayan. So, PDX lang yung gamit. Number 10. 10 ata to ang nilagay nila. So, lagay natin dyan sa line side. So, yung taas, yung dalawang taas, line side natin yan. So, yung kailangan pag PDX is itim yung kuha natin, no? Live at neutral yung puti. Ayan. So, yung baba ng breaker natin is may dalawang wire na naka-jumper. Yan yung papuntang load side. So ayan, ito yung next steps natin. Ito yung new generator na breaker. So as you can see dito yan sa baba niya is may dalawang jumper na wire. So yun yung load side natin. So ito is meron siyang wire naka-attach sa service provider. So itong baba niya is load side. Ayan, so yung taas, kukunin natin yung wire. At puputulin natin. Breaker na. Kani, isa may ikaw na na? Isa ang... Kaning off, kani? Out, more, ikaw na siya ka na... Uy, tayo mo eh. Nanay, kailangan. Ha? And then, ipaw siya... Then, kana last? Nanay mo, i-click. Nanay mo, click. Okay, so tapos nang ma-off yung 25 kVA na generator, yung line side natin, supply. So, para safety, no? So, pina-off natin. So, ito yung susunod natin. Kukunin natin itong wire na to. Bali, itong... Ito yung line side sa transfer switch nung... ito yung transfer switch na nakaraan, yung luma nilang nilagay. Ayan. So, kukunin natin yung screw. At puputulin natin yung wire na yan. So ilagay natin yan sa puputulin natin yan para malagay yung putol sa line side ng bagong generator. At yung putol naman, ayan, itong wire na to is ilalagay natin sa load side. Ayan. So jumper natin yan, papunta yan sa ilalim sa load side. Okay? So ayan. Right, so ayan. So ganito lang yung pag wala na kayong crimper na tools, no. So itong gagawin natin is DIY lang. Ayan, so gagamit tayo ng martilyo at flat screw. So ayan. So pukpukin lang natin yung lug nut para mag-lock siya at hindi ma-lose contact yung wire natin. Ayan, so kailangan naka mahigpit pala mahigpit yung pagpukpok natin, no? O yung paglagay natin ng lug nut. Ayan, so kabilaan yan. Ayan. So
kailangan natin na may lock yan ng mas matibay at maganda para hindi maglulus contact at iwas sa sunog. O kaya naman ay kasi mag-arcing yan pag naglulus contact yung supply natin. So ayan, ganyan lang pag wala kayong crimper. So ganyan lang natin yung mga wire na pinutol natin para sa mga terminal lug natin. Okay? Okay, so tapos na nating malagyan ng wire sa line side at saka sa load side. So ayan, at ang next step natin is testing natin itong tatlong generator. So bali itong plug na to, kailangan natin itong i-insulate kasi naka-split yan, yung dalawang generator. Bali old saka new generator ang ilagay natin. So ayan, so ito yung luma at ito naman yung bagong na install natin. So testingin natin itong generator tatlo kung gumagana ba. Kasi nung karaang bagyong Odette pa to, gumagana. Okay, so testing natin yung tatlo. Grahon una. Nga na nga para ang oil mo circulate pa. So ito yung amin unit. Pag unit na yun. Pag ito ko. Kaon. Hindi mo on siya. Pag grahon na, hindi mo on. Okay, we're gonna wait. Opa to na saka no. Opa. Okay. Ka opa to. Okay ra man no. Ini gander sa kay. Mm. Right, so tapos na nating ma-install yung manual transfer switch at na-testing na rin natin yung mga generator, no? So, sana nakatulong tong video na to at huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like at pag-hit na rin ang notification bell button para update kayo sa aking mga bagong video. So yan, hanggang sa muli at see you on my next vlog. Thank you.